mga dapat tandaan sa paggamit ng Google Meet at Zoom. Magandang araw mga bata! Ipakikilala ko kayo sa dalawang online platform na gagamitin natin para sa ating face-to-face interaction. Ang mga ito ay ang Google Meet at Zoom. Sa paggamit ng Google Meet, iimbitahan ko kayo sa pamamagitan ng isang link na makikita sa ating Google Classroom. Sa Zoom naman ay sa email o meeting ID. I-click nyo lang ang Join Meeting. Huwag i-record ang ating video conference. Naririto ang mga dapat tandaan sa ating pagkikita sa Google Meet at Zoom. Una, maging maaga sa pagpasok sa Google Meet o Zoom. 5 minuto bago ang nakatakdang oras ay dapat naka-join meeting ka na. Ikalawa, kapag nakapasok na sa meeting, i-click agad ang mute button habang hinihintay ang iba pang mga kaklase. Ikatlo, huwag i-off ang video o camera. Ika-apat, manatiling nakaupo ng maayos habang naghihintay. Ika-lima, kapag nagsimula na ang meeting o klase, makinig ng mabuti sa guro. Ika-anim, kapag mayroong hindi naintindihan, itaas lamang ang kamay para sa pagtatanong. Ika-pito, maaari rin gamitin ang chat button sa pagtatanong. Ika-walo, iwasan ang pagtayo o pag-alis sa meeting. Kung kailangan talagang umalis, ay magpaalam ng maayos. Ika-9, kapag tapos na ang meeting o klase, maaari nyo nang i-click o pindutin ang end call o end meeting. Ika-10, gawin agad ang mga gawaing ibibigay ng guro pagkatapos ng meeting. Laging tandaan ang 10 paalala sa paggamit ng Google Meet at Zoom upang magkaroon ng matiwasay at matagumpay na interaksyon sa ating klase. Sabik na ba kayo? Tara at simulan na natin!